Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, sa Pentecostes, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang misyong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang pananatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na una sa lahat, ang misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito ay walang iba kundi sa pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang panahon. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan. Sa ipinapahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan, gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem. Mga taong palasamba sa Diyos, nang marinig nilang ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka, kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating patutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo ay mga taga-Partia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, manging mga Hudyo at Arabia pa rito, paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangang-hangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, puon, tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan.
habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay iyong baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob sa mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo, Ama ng Maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa, kaibig at patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay na mitdangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan.
Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama. Gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang araw. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang Pentecostes. Sabihin nyo nga po, Pentecostes. Sa wikang Griego, ang salitang pente ay ibig sabihin 50. 50 araw mula ng muling mabuhay si Jesus. Ito ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Pentecostes. Sinasabi na ang araw na ito ay ang kapanganakan ng ating simbahan. Batiin nyo ang ating simbahan, sabihin nyo, Happy Birthday! Opo, dahil ang ating simbahan ay nagsimula sa araw kung saan ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga alagad ni Jesus at ni Maria. Gaya po nang inilalarawan ng ating unang pagbasa sa araw na ito. Subukan po nating balikan at ilarawan sa ating mga isip kung paano nangyari ang lahat ayon sa ating unang pagbasa at ebanghelyo. Inihiling ko po ang lahat, imagine ninyo. Ilarawan ninyo sa inyong isip ang aking sasabihin na base sa ating mga pagbasa. Yung iba, pwedeng pumikit para mas ma-imagine, no? Pero kapag naghihilik na, sundutin mo na yung katabi mo, ha? Baka matuluyan, hindi na magising. So imagine natin, ano ba ang nangyari noon?
Ganito ang sabi ng pagbasa. Nagkakatipon ang mga alagad ni Jesus sa isang lugar. Isip kayo ng isang lugar. Ganyan ang itsura. Wala namang sinabing eksaktong lugar. Ang sinabi lang, isang lugar na nakapinid ang pinto. O, ibig sabihin, nakasara. O, imagine ninyo, isang lugar na nakasara ang pinto. Pwedeng malapit ito sa templo dahil sinasabi, mayroong mga Hudyo mula sa iba't ibang bansa na nakapaligid. Nung araw kasi, puntahan ng tao ang templo. Parang simbahan ng Quiapo, di ba? Kung saan-saan galing ang mga tao. May mga malalayo, may mga malalapit. Ganyan yung templo noon. So imagine natin isang lugar na may pinto, nakasara, sa labas, maraming tao mula sa iba't ibang lugar. Pwede itong katulad ng silid kung saan pinangyarihan ang huling hapunan. Basta, isang lugar, isang silid na nakapinid ang pinto na pinagtitipunan ng mga alagad ni Jesus. Biglang narinig nila ang isang malakas na ugong mula sa langit. Para magkaroon kayo ng imahe, pwedeng ito'y isang kulog. Pwedeng ganun, no? Yung kumulog bigla habang sila'y nasa loob ng silid. Pero habang kumukulog, mayroong malakas na hangin na napuno yung lugar na pinagtitipunan ng mga alagad. Saradong pinto, kumukulog, maraming tao sa labas, mahangin sa loob. At may nakita silang wari bilang apoy na pumaibabaw sa bawat isa. Imagine natin, parang apoy na nasa ulunan ng bawat alagad. Yung nagmukha silang mga taong kandila. Nakakasunod po ba? Nai-imagine nyo ba? At hindi pa po doon natatapos. Habang may apoy sa kanilang mga ulo, isa-isa silang nagsalita sa iba't ibang lengguwahe na hindi nila alam. Lahat sila, kanya-kanya ng salita at pinapangaral ang mabuting balita. Na-imagine niyo po ba? Pag ini-imagine natin, parang ang hirap mangyari sa realidad. No? Parang sa libro lang pwedeng mangyari. Parang sa pelikula lang pwedeng mangyari. Parang pwedeng sa pantaserye o sa fairy tale lang pwedeng mangyari. Pero ganito ang nasulat. Ganito ang nangyari sa kapanganakan ng ating simbahan. Ganito po nagsimula ang ating simbahan nang ipangaral ang mabuting balita sa lahat gamit ang iba't ibang lengguwahe hanggang sa makarating sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat ito ay gawa at pasimula ng Espiritu Santo. Lahat ito gawa at pasimula ng Espiritu Santo. Kaya hindi lang ito gawa-gawa lang ng tao, sapagkat ito ay nasusulat, maaring tingin natin masyadong madrama, masyadong maraming pa-epek, parang pelikula o isang fairy tale kung kumilos ang Espiritu Santo. Pero isa lang ang sigurado. Kapag kumilos ang Diyos, mapangyayari ang lahat.
Kahit ang isang bagay na hindi natin maisip na mangyari, pwedeng mangyari. Lahat ito ay dahil kumilos ang Espiritu Santo. Ito rin po yung sinasabi ng ikalawang pagbasa tungkol sa Espiritu Santo. Siya ay tumatayong patnubay. Kaya nga ayon sa ating ikalawang pagbasa, walang makapagsasabing Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Walang makakasampalataya kay Jesus kung hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kaya nga, hindi lahat ng tao deboto. Hindi lahat ng tao deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ikaw ay deboto dahil sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya nga, hindi pwedeng ipilit ang pagiging deboto sa isang tao. Kasi, gawa ito ng Espiritu Santo. Pansinin mo, kahit anong pilit mo sa iyong anak na magsimba, kung ayaw niyang magsimba, hindi mapangyayari. Bakit? Wala sa kanya ang Espiritu Santo. Pero dahil nasa iyo ang Espiritu Santo, kahit mainit, kahit malayo, kahit siksikan, nagagawa mong pumunta sa Quiapo. Lahat ito ay dahil sa Espiritu Santo. Kung sarili mo lang, bakit ka makikipagsiksikan? Bakit ka magpapakahirap pumunta dito? Kung sarili mo lang ang susundin mo, bakit ka magbibilad sa araw? Hindi ba? Nagagawa mo to hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil gawa ito ng Diyos. Hinipo niya ang sarili mo. Hinipo niya ang puso mo. Kaya ka nakakarating dito. At lahat ito, gawa ng Espiritu Santo. Katulad na lang ng pagsasalarawan ng Pentecostes, sa hindi natin maipaliwanag na paraan, sa hindi natin maisip na pangyayari, kapag ginusto ng Diyos, lahat mangyayari. Kapag kumilos ang Espiritu Santo, walang imposible. Lahat tayo may kanya-kanyang kwento kung saan gumalaw at kumilos ang Espiritu Santo. Maaring sa iba, ito yung noong araw na sila ay nakapasa sa board exam. Sa dinami-dami ng nag-take ng board exam, bakit ikaw ang isa sa mga pumasa? No? Siyempre, bukod sa nag-aral ka, pero kumilos sa hindi mo maipaliwanag na paraan, ikaw ay nakapasa. Pwede rin ito yung noong araw na ikaw ay naging magulang, naging isang ina o ama. Sa dinami-dami ng mga mag-asawa na gustong magkaanak, hindi lahat nabiyayaan. Meron ilan, 10 taon na, wala pang anak. Pero sa hindi mo maipaliwanag, bakit ikaw ang piniling maging magulang? Pwede rin naman, ito yung noong araw na ikaw ay gumaling sa iyong sakit. Sa hindi maipaliwanag, paanong ikaw ay napagaling? Lahat ito, pagkilos ng Espiritu Santo. Pero meron din namang iba, kakaiba kung kumilos ang Espiritu Santo. Maaring hindi ka nakapasa,
sa board exam. Hindi ibig sabihin, hindi kumilos ang Espiritu Santo. Pero iba naman yung hindi ka pumasa dahil hindi ka nag-aral. Ha? Hindi gawayan ng Espiritu Santo. Ha? Sinong may gawa niyan? Gawayan ng katamaran. Yan. Ha? Kung hindi ka pumasa, pero nag-aral ka, binigay mo ang lahat, baka may plano pa ang Diyos. Baka hindi pa ito ang panahon. Kumikilos ang Espiritu Santo, pero maaring hindi pa sa ngayon. Baka may ibang mensahe ang Diyos. Kung ikaw naman ay hindi magkaanak dahil ikaw ay gumagamit ng contraceptives o dahil pills ka ng pills noon, aba, hindi yan pagkilos ng Espiritu Santo. Ha? Pagkilos yan ng masamang Espiritu. Kasi hindi gagawin ng Espiritu Santo kung ano ang makapagpapahamak sa tao. Yang pills, kagagamit mo niyan sa huli, ipapahamak ang kalusugan mo. Minsan, kakaiba kumilos ang Espiritu Santo. Akala mo, hindi ka man nagtagumpay, hindi ka man nanalo, pero hindi ibig sabihin, hindi kumilos ang Espiritu Santo. Maring ibig sabihin, ito ang plano sa'yo ng Diyos. Pero kung ikaw nga ay nagtagumpay, sa paraan naman ng pandaraya, hindi Espiritu Santo ang kumilos dyan, kundi gawa ng mandaraya. Mga kapatid, ang pagkilos ng Espiritu Santo, laging dadalhin tayo sa mabuti. Kapag ginawa mong lahat, kapag ibinigay mong lahat, at ikaw ay naging tapat, kikilos ang Espiritu Santo ayon sa kagustuhan at plano ng Diyos. Mga kapatid, iba kumilos ang Espiritu. Kung kaya't anuman ang nangyayari sa atin, huwag natin itong kontrahin. Baka may mensahe ang Diyos na mas maganda para sa atin. Sa halip, manatili, manampalataya, hayaan kumilos ang Diyos. At ang lahat, sigurado, ay magiging maayos. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, amin ngayong pinananawagan ang Espiritu Santo upang kami mabigyan ng lakas ng loob na naguumapaw ng pag-ibig na muling nabuhay mong anak. Kami dumadalangin at aming sasambitin, Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi
ng Banal na Espiritu si Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko, sa bawat desisyon aming gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga lingkod bayan, masalamin nawa ng mga polisiyang kanilang lilikhain at ng kanilang katapatan sa Constitution ang inyong mapagkandiling pagmamahal. Maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga nakararanas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong kanilang nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin mo sila sa iyong walang hanggang pakikipagniig. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming makapangyarihan, isinugo ng iyong anak ang Banal na Espiritu upang kami matipong muli sa iyong piling. Pag-alabin mo ang aming mga puso ng iyong Espiritu upang kami makapamunga tungo sa pagtatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, ni kaway aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos, ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos ng iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila, Espiritu'y lumikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon ko sa mga napupuno ang langit at lupa. Pangalanan mo, sana, sana, sana itaasa, sana, sana, sana itaasa. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Umihin ang Diyos mo.
sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mahina.
Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay, buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyoko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalainawa kayo ng kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, upang at kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang iisang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.